Sa limang buwang bakbakan sa Marawi noong nakaraang taon, naging malaking tulong sa mga tropa ng gobyerno ang mga airstrike laban sa mga teroristang Maute ISIS. Halos araw-araw, panay ang patak ng bomba ng militar sa mga pinagkutaan ng mga terorista. Yun nga lang, may mga bombang ibinagsak na hindi naman sumabog. Ang mga bombang ito, hinahanap ngayon ng mga otoridad sa isinasagawang clearing operations. Base sa datos ng militar, nasa 51 hindi sumabog na bomba ang hinahanap pa rin sa most affected area. Ito po, classified po ito ng mga general purpose bomb na hindi pa pumutok. Kasama na po dito yung mga 500 pounder, yung 260 at saka 110. Ito ay magdudulot pa ng panganib kung sakasakali hindi ito natin lahat may recover. But sa ngayon po, inuulit natin ng ating pong AFP kasama ng ating mga engineering units are still conducting clearing operations. Katuwang ng militar sa clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Yes. Gusto nga natin i-explain sa publiko na the reason why hindi pa talaga nag-start yung reconstruction of the yung mga damage ng mga properties, it's because kiniklear pa po yung area na yan. Doble ingat ang mga otoridad sa clearing operations lalo't posibleng sumabog pa ang mga unexploded ordnance. Sa tansya ng National Economic and Development Authority o NEDA, lampas 50 bilyong pisong pondo ang kakailanganin para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Gayon taon o para sa short-term na rehabilitasyon, nasa 26 billion pesos ang kailangan. Ang nalalabing balanse ay para sa mga proyekto na gagawin mula 2019 hanggang 2022. Sa gitna naman ng clearing operations at rehabilitasyon, bantay sarado pa rin ng mga otoridad ang Marawi City at buong Mindanao. Hanggang ngayon kasi, itinuturing pa rin ng militar na banta sa seguridad ang Maute ISIS. Sa impormasyon ng armed forces, patuloy ang ginagawa recruitment ng Maute ISIS sa ilalim ng bago nilang leader na si Abu Dar. Mga bata raw ang target ng recruitment. Inaalok daw ng mga terorista ang mga magulang ng mga bata ng 70,000 pisong kapalit ng pagsapi ng kanilang anak sa grupo. Ang pondo ng grupo nakuha raw mula sa mga bangko pati sa mga bahay nung okupahan ang Marawi City. Sandra Aguinaldo, GMA News.